Ayan guys, bali papunta tayo ngayon ng Santa Rosa, Laguna. Mayroon tayong lilinisin ng mga split type ceiling mounted na air conditioning. On the way tayo ngayon sa biyahe. So guys, bali kakarating lang natin dito sa ating lilinisan na store. Umpisa na nating maglinis, no? Para makatapos kagad. Bali ceiling mounted yung ating mga lilinisin. Tingnan niyo na lang yung procedure, no? Tagalin muna natin yung mga cover na linalagyan ng mga air filter. Yan, no? Tatanggalin natin yung mga screw. Kailangan dahan-dahan yung ating pagtatanggal kasi plastic lang yan, baka mabasag. Then yung mga side cover kailangan natin tanggalin, at yung kanyang controller, yung wire ng pan-motor, i-disconnect natin kasi pu-pull down natin yung ating blower. Ayan yung pinaka drain pan. I-pull down natin yan para makita natin yung mismong evaporator niya na ating ipipressure washer. At tatanggalin natin ngayon yung mga blower motor, no? At yung kanyang blower wheel. Kung makikita nyo yung motor niya, dalawa yung kanyang pan-motor, no? Kailangan dahan-dahan kasi plastic lang yan, baka mabasag pag nabagsak. Iingatan nyo guys na mabasa yung kanyang controller at yung mga wire. Ingatan nyo na maputol, no? Kailangan dahan-dahan. At kung matapos nang matanggal yung blower, makikita nyo yung likuran ng evaporator noong ceiling mounted. Napakadumi, no? At lilinisin muna natin ngayon yung mga accessories, no? Yan, lilinis natin yung blower. Din yung mga air filter. Lahat ng accessories, ilinabas natin sa labas ng store para doon siya linisin. Bali, 6 na unit yan, no? And then, maglalagay tayo ngayon ng trapal, imbudo, para pag nag-pressure washer tayo, masasahod yung tubig, at yung tubig, babagsak yan doon sa may timba. Para maiwasan natin yung kalat ng tubig doon sa sahig. At para hindi tayo mahirapan na mag-map, no?
Tatagal yung ating trabaho kapag hindi natin nasahod mabuti yung tubig. Yan guys, yung procedure ng paglilinis ng ceiling mounted na split type, no? Kailangang linisin mabuti kasi yung ceiling mounted ang dumi niya nasa likuran. Pagkatapos nyo linisin, isaulin nyo na yung lahat ng accessories na tinanggal nyo. Kung ano yung inyong tinanggal, dapat yun din ang inyong ikakabit. Kailangan walang labis, walang kulang. Yan, ibabalik na natin yung blower with motor. Bali, mga inverter yung unit na yan. Kailangan tama yung ating pagkakakabit, no? Pag binalik natin yung mga accessories. Then, ibalik na natin yung side cover. Yung mga covers ilalim na lalagayan ng ating filter, air filter. At pagkatapos nating ma-install lahat, may balik, kailangan punasan pa rin natin yung unit, no? At ito ga yung filter ng ceiling concealed na ducted type. Yan yung kanyang evaporator. Nakikita nyo, sobrang dumi. Yan, nakaducting yan. Nasa ibabaw ng ceiling yan. Kailangan malinis mabuti natin yan, no? I-pressure washer natin yan. At sa ngayon, nung matapos natin yung nasa loob lahat, pupunta tayo sa outdoor unit, no? Okay guys, dito kami sa rooftop ngayon, naglilinis kami ng outdoor unit at yung gawa nung pagputok, no? Guys, dito kami sa rooftop ngayon, naglilinis kami ng outdoor unit at medyo madumi gawa nung pagputok nung kastaal. Makikita nyo, grabe yung ano dito, grabe yung buhangin, no? Yan, no? Yung nasa rooftop nila, yung buhangin sobrang kapal, no? Galing sa taal, taal volcano. Kaya yung ating mga outdoor unit ngayon, eh yung iba nag high pressure, no? Gawa nang hindi makapag-circulate ang maayos yung hangin sa condensing. Kaya ating lilinisin para medyo kuminhawa yung ating mga aircon. Okay. Thank you.
Ayan guys, yung mga unit no, sa loob ng store, mga ceiling mounted siya. At ayan, after ng cleaning, in-energize natin.